Ano nga ba ang meron sa motor na ito? At bakit nagkakagulo ang mga tao? Alamin natin sa kabanatang ito. Kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong kwento. 2020 na. Sa panahon ngayon, marami ng bago. Halos lahat ng lalabas na motor ngayon ay FI at ABS na. Halimbawa na dyan, ang Honda ADV 150. Ano nga bang special sa motor na ito? At bakit tila ata napakamahal niya kumpara sa ibang scooter na 150cc lamang? Bago natin husgahan, tignan muna natin ang specs at kung saan ito nagmula. Masasabi nga bang overpriced ang motor na ito? Pag-usapan natin yan ngayon mismo. Ang Honda ADV 150 ay full LED lighting na. Digital meter panel, disc brakes sa front at sa rear. ABS sa unahan. Fully adjustable windscreen na din ito. Kaya kung gusto mo ng mahangin, pwede mo i-adjust manually. May GPS na din ito at mobile phone charging socket. Tamang-tama ito sa long ride. Meron din itong ISS function na magagamit kapag tumigil ka sa stoplight. Ang ISS ay idling stop system. Kusang mamamatay ang makina mo kapag huminto ka sa loob ng 10 segundo. At kusang babalik kapag pinihit mo na ang sinilyador. Tamang-tama sa traffic. Stop and go situation. Makakatulong ito para maging fuel efficient ang motor mo. Iyon ang silbi ng ISS. Overall na forma, kitang-kita mo naman ang kinaiba ng datingan niya kumpara sa ibang scooter na 150cc. Dahil na rin siguro sa ground clearance niya na mas mataas. Single cylinder, liquid cooled na din ang lolo mo. O diba napakaangas? But wait, there's more. Pansinin na din natin ang kanyang gulong. Ang gulong ng Honda ADV ay kakaiba sapagkat disenyo ito on and off-road na sumakto sa forma ng motor na ito. Tubeless tires ito at disc brakes sa harap at sa likod. May feature din itong tinatawag na smart key and alarm system. Napakatindi nito. Good luck na lang talaga sa mga magnanakaw dyan. Ang seat storage nito ay mayroong 28 liter capacity. Pwedeng gawing lagayan ng isang half-face helmet. Sa mga mahina naman sa mat, sakto to sa'yo, lalo na siguro kung kuripot ka at gusto mo malaman ang gas consumption. Dahil sa digital panel ito, ay pwede mong alamin ang computation ng fuel consumption. Pero base sa ilang claims, ang fuel consumption nito ay 46.6 km per liter. Ang tank capacity nito ay 8 liters. So sa 8 liters mo, kaya mong tumakbo ng 370 km o higit pa. Grabing motor to. Dahil sa smart key technology niya, paglapit mo pa lang sa kanya, kusa na siyang mag-on. Saan ba nagmula ang motor na ito? Sabi sa isang article, ito daw ay mula sa Honda XADV. Apparently, isa itong big bike na adventure bike ng Honda. Sa mga larawan, hawig na hawig niya ang Honda ADV. Pangalan pa lang alam mo na. Ang Honda XADV ay isang adventure bike na hindi masyadong nag-click sa mga motorcycle user sapagkat ito ay automatic na motor. In short, scooter. Sino nga naman gagamit ng scooter sa putikan or hard terrain? Siyempre kung adventure bike bibilhin mo, dapat piliin mo ang may clutch para hindi ka mahirapan umahon sa malakasang kalsada or terrain na putik or mabato. At ito ang pinagmulan ng Honda ADV. Ngayon alam na natin kung ano ang motor na ito. Ang presyo niya ay 149,000. Overpriced nga ba kang motor? Sa tingin mo, tama ba ang presyong yan para sa isang scooter lamang? Comment mo lang ka motor. Pag-usapan natin.